Kahapon po ay hindi na ako nanood ng Netflix, hindi na ako nanood ng pelikula, tinapos ko lang panoorin yung Init sa Magdamag na malapit ng mag-ending at yung Lena. At pagkatapos noon ay ako inagnilay na at pinagnilayan ko po ang aking buhay at ang aking bukasyon bilang pare. Exactly 32 years nang ako po ay ordinahang pare, 60 pounds ago, dahil nung ako po ay ordinahan, kung nakita po ninyo, ay mahihiya po yung mga Korean idol. 60 pounds ago, mga weighing 160 pounds lang ako, ngayon ay 200 na. Class, pinagnilayan ko po ang aking naging buhay. At ang una pong naramdaman ko kagabi habang ako ay nagninilay ay ang pasasalamat po sa Diyos na sa loob po ng 32 years kong bilang pare, ako po ay naging pare ay ulilang lubos na po. Namatay ang nanay ko ay December 1989. May mga pagkakataong naramdaman ko ang pangungulila, pero mas maraming panahon naramdaman ko ang kaligayahan. Kaya naman, ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ako'y ginawa niyang pare, hindi man karapat-dapat. Alam niyo, sa klase namin, hindi ho ako yung pinakamagaling, hindi ho ako yung pinakang smart, talented. Inaamin ko, isa po kami sa pinakang cute ni Father Melo, pero hindi ho kami magaling. Pero siguro nga po ang pinili ng Diyos ay yung mga sabihin natin sa tingin ng tao ay hindi karapat-dapat. Kaya nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoong Diyos sa paghirang at pagpili sa akin bilang isang pare. Papasalamat din ako sa mga obispong naging bahagi ng buhay ko. Unang-una yung nag-ordain sa akin, si Bishop Ruben T. Propogo, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Papasalamat din ako kay Bishop Emilio Marquez sa kanyang suporta at sa kanyang paggabay. Nagpapasimula pa ho tayo dito sa kamay ni Jesus. Papasalamat din po ako sa ating bagong obispo, Bishop Mel Ray Uy, sa kanyang pagtitiwala sa inyong lingkod at sa kanyang makaamang concern sa aming pong pagbabahagi na ng aming buhay. Maraming salamat, Bishop Mel Ray. Kaya hindi nagpapasalamat ako sa mga kaparian na aking pong support na structure, lalo tigit ang aking mga kapatid na kaeskwela, ang pare. Si Father Melo, si Father OG, si Father Jerry Juarez. Sila po ay aking mga tunay na mga kaibigan at sila po ay naging inspirasyon sa akin. Mapasalamat din ako sa kamay ni Jesus sa family. Maaring hindi nga perpekto ang ating komunidad, pero there's still room for improvement. There's still room for sabihin po nating development. At habang nagdinilay po ako kahapon, ay pumasok ako sa aking isipan. Nung ako'y nasa seminaryo pa, ibang-iba po ang aking tinahak na landas. Kung ikukumpara kila Father Melo, Father Jerry, smooth lang sila, chill. Pero nang pumasok po ako sa seminaryo, ibang-iba ang naranasan ko. Ang dami kong problema, ang drama ng buhay ko, ang daming pagsubok, ang daming nagaganap, ang daming beses akong lumuha, ang daming beses akong nakaranas ng krisis. At nagtanong ako sa Panginoon, bakit po kaya ganun? Bakit hindi ako katulad ng ordinaryong seminarista na patawa-tawa lang? Bakit ako'y high school pa lang, serious na ako? Bakit nung ako'y malapit ng maging pare, sunod-sunod na kamatayan,
ang naranasan ko sa aking pamilya. Hanggang sa ngayon, dadalwa na lang kami ng aking kapatid na si Ate Sana. At doon nga sa burol ng aming kapatid, sabi ko, Ate Sana, dadalwa na tayo. Sabi, Father, mauna ka na ha. Sabi ko, ba hindi, ikaw na. At susunod na lang ako sa iyo. At naroon pa rin ang katanungan sa aking sarili, bakit hindi naging, ang buhay ko'y naging, hindi naging smooth? Bakit ang daming problema? Bakit ang daming paghihirap? Kagabi po ay pinagnilayan ko at nakakuha po ako ng sagot. Isa po dun sa nakita kong quotation na napagnilayan ko, ang sabi, God uses broken thing. God uses broken clouds to pour rain. God uses broken soil to yield a field. God uses broken crop to produce a seed. God uses broken seed to give life to a new plant. It is when we experience that life is so difficult, that we are broken, that we begin to realize that God is utilizing us for a nobler and greater purpose. At dun po ako nagkamaroon ng sagot. Kaya naman pala ako pinahirapan ni Lord dahil iba ang buhay ko. Dahil iba ang ministeryo ko. I am called to heal, but I experienced that paradoxical reality. And that paradoxical reality is, I am also sick. Nagka-COVID nga eh. May high blood nga eh. May sleep apnea nga, may vertigo nga eh. Masasabi natin, it is paradoxical indeed that God used my brokenness so that I can heal. Alam po niyo ang sekreto ng, sabi nila, Father, sa edad po ninyong 57 years old at 32 years, sabi ko, if I have a short life, then I give my best. Tinatanong ako ng mga kapatid ko, Pare, paano ka nagiging successful sa iyong mga ginagawa? Pag nagmisa ka, puno. Pag nagsulisit ka, bagyo. Hindi mo pa nga pinupuntahan, nadating na ang pera. Bakit? Paano? Ang sekreto po, I give my best. And to you, my dear employees, give your best. If you give your best, God will do the rest. Look around you. Kamayin ni Jesus. It's 99.99 the work of God, the grace of God. At ito ay sabihin natin fruit of labor. Sabi ko nga, kapal ng mukha, sipag at tiyaga, at kapal ng mukha. Pero ang lahat ng ito ay hindi natin magagawa kung wala ang biyaya ng Diyos. Ito rin ang gusto kong ibahagi sa inyo, my dear employees. Ang buhay ay hindi payamanan. Alam niyo, kung gusto ko lang magpayaman, Ate Juby, di hindi ko na binigay sa iyo yung mga pumupam. Nagkakamali yung tao na nag-iisip na paramihan ng pera. Di ba, Brother Millard? Hindi paramihan ng pera. Pasayahan tayo. Marami kang ang pera pero grocery ka naman ng sakit. Marami kang ang pera pero wala kang kaibigan. Happiness grows when you share. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Kaya yung mga taong nangangkam ng pera, bato-bato sa langit na naman to, kung tamaan, di tamaan kayo, di kabig.
Yung mga taong nanghangkam ng pera sa hindi magandang pamamaraan, sa pandaraya, yung mga taong iyan pag nagkasumen of true happiness. Because it is in giving that you receive, it is in dying that you're born to eternal life. Mga kapatid, bahagi po ng buhay natin ang mga problema sa buhay. Pero, lagi ko nga pong inuulit, do not wait for the rain to stop. Learn to dance with the rain. Ang musika ng Panginoon minsan ay musika ng paghihirap. Ang musika ng Panginoon minsan ay musika ng kalungkutan at pagsubok at pagdadalisay. But it remains the same. Ang music at musika ng Panginoon ay musika ng pag-ibig, musika ng pagpapalaya. So brothers and sisters, let's continue to dance with the music of God. And the music of God in this moment is the music of conversion and renewal. Sa mga nalalabing bahagi ng buhay natin, enjoy. At ito rin po ang gasabihin ko ngayong araw na ito. Let's enjoy my anniversary to the max. Let's enjoy the friendship. I do not say, kamay ni Jesus, team. Now I say, kamay ni Jesus, family. Wala na po akong pamilya. At ako, ang aking pamilya ay kayo na. Kayo ang aking mga kapatid, kayo ang aking mga tito, kayo ang aking mga tita, kayo ang aking mga anak, kayo ang aking malapit sa akin. Kaya naman, kayo rin. Treat each other as brothers and sisters. At natutuwa ako nung pagka nagpapamily day tayo, kakaunti pa, ba dumami ng dumami. At ang pakiramdam ko, ang dami kong mga anak, ang dami kong pamilya. Today, I say to you, kamay ni Jesus family, leave the spirit of family. Walang siraan, walang intrigahan, walang dayaan, and live as brothers and sisters centered on God, centered on the Word of God. Sana sa araw na ito, makita natin ang kahalagahan na ang tunay na kaligayahan ay kapag ating naibahagi sa ating kapwa. Truly, happiness is not having what we want, but wanting what we have. We have this family. We have this community. Then enjoy it. Love it. Be proud of it because you are part of this great kamay ni Jesus family. God bless us all. Amen and amen.